Saglit na nawala ng imik ang lalaki. Kung ganon tama ang iniisip niya tungkol sa balak ng kurimaw na ito. Okay, nakapag-umpisa na kasi ako ng negosyo. Hindi pa lang fully operational dahil kulang pa sa budget. At makakatulong ng hustong mana na ibibigay ng lola ko para masagutan lahat ng problema ko. Ano naman ang pakialam ko dun? Dahil ibibigay lang nila sa akin ang mana kung may pamilya na ako. And I don't want to get married just yet. Nag-e-enjoy pa ako sa buhay binata. Kaya ang tanging paraan para makuha ang mana nang hindi kailangan magpakasal ay magpanggap ka, kayo ng bata, na mag-ina ko. Ay wow! Pati inosenteng bata at matandang na mayapa na, idadamay mo pa sa pangiiska mo sa magulang mo? I'm desperate. Antindi mo? Look at it this way. The baby will be provided with everything he needed while the police is looking for his real family. What's more, mapupunta pa sa mabuting bagay ang mana na pinaghirapang ipunin ng lola ko. Imbis na waldasin ko lang sa mga walang kwentang bagay. It's a win-win situation for me and for your good heart. Do you think? Good point. Isa pa mas okay ang suggestion ni Anthony kesa kumuha pa ito ng ibang babaeng magpapanggap na nanay ng bata. Siguradong hindi mahihirapan ng lalaking ito na makahanap ng kasabwat at baka baliw ang babaeng makuha. Maging cargo de konsensya pa niya pag may nangyaring hindi maganda sa bata dahil hinayaan lang niya ang plano ni Anthony. I'll give you 5% of my inheritance if you cooperate with me. 10%. Kumakain ng energy at oras ang pag-arte. Are you crazy? That's my inheritance from my dead lola. You greedy witch. What? Yung pamana mong gusto mo pang i-scam sa lola mong patay na? Sino sa atin ang mas masama? He just waved her dismissively as he walked back to his mother. I could always find someone else to take the job. Oh no, you don't. Inunahan ni Rica si Anthony. I tell your mother about your plan then. Hinawakan siya ni Anthony sa braso at isinandal sa istante ng mga sitirya. His face was so close. She suddenly felt like they were breathing the same air. Well, technically everyone on the planet was breathing the same air. But, you know, his breath smelled fresh and minty. And he was really close. Not good. Sinubukan ni Rica na kumawala. Pero ihinarang ng lalaki ang mga braso sa magkabila niyang panig. Dahilan para lalong lumiit ang espasyo sa pagitan nila. Lalo rin itong naging gwapo sa kanyang paningin. How was that even possible? Dapat naduduling siya sa pagtitig dahil sobrang lapit ni Anthony. Pero hindi. Ngayong hindi na dumadaldal ang lalaki at nakatitig na lang sa kanya. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon na mag-focus lang sa mukha nito. He was really, really handsome. And the way he was looking at her was starting to make her skin feel tingly. Tingly? What the heck? Napatingin si Rica sa mga labi ni Anthony. Those soft-looking, pinkish, wettish lips. She unconsciously wet and slightly bit her lips as her attention moved to his Adam's apple when he slightly gulped. How could a man's Adam's apple look this sexy? How could she even describe such thing as sexy? Nahahawa na yata ako sa kabaliwan ng lalaking ito. Pero hindi talaga niya maiwasang maakit sa Adam's apple ni Anthony nang gumalaw uli iyon. Fine, I'll give you the 10%. Sabi ng lalaki, noon lang natauhan si Rica. Tumikhim siya ng malakas para alisin na rin ang agiw sa kanyang utak. Kaya kung ano-ano ang mga napapansin niya sa lalaking ito. Fine. Lumusot siya sa ilalim ng braso ni Anthony at dumiretso sa kung saan nila iniwan ang ina nito. Sa isip pa ulit-ulit niyang pinapagalitan ng sarili. Ngayon ka lang pa nakakita ng Adam's apple? Behave yourself, Maria Catarina Castro. Someone grabbed her hand once again, and it was that guy again. I think we should introduce ourselves to my mother together, as a couple. Gusto mang tumutol ni Rica sa paghawak ni Anthony sa kanyang kamay, hindi na siya nakapagreklamo. Dahil heto na po ang future mother-in-law niyang hilaw. At may kakaibang init na hatid sa sistema niyang pagkakadikit ng mga kamay nila ni Anthony. Dahilan para mawalan siya ng maisip sabihin. It felt good though, the way he held my hand. Sorry kung iniwan ka namin sandali ma. Nabigla rin kasi si... Babe. Bahagyang nasamid si Rica. Babe? Babe talaga? Maria Catarina Castro ho. Siya na ang nagpakilala sa sarili.
Pero tawagin niyo na lang ho akong Rica. Shock was not even the right word for what I had learned today, Antonio Jose Evangelista. I just called your father. And he almost had a heart attack when he found out he was already a grandfather. Binawi na lang ni Rica ang kamay na hindi tinanggap ng ginang. Sorry ma, balak naman talaga naming sabihin sa inyo. Naghahanap lang kami ng pagkakataon. Pagkakataon? You have those months while she was still pregnant to tell us you're going to be a father and we're going to be grandparents. Ito nga ang iniiwasan namin ma, ang masyak kayo ng ganito. Lalo na't hindi pa naman kami kasal. And you're not even married? Diyos ko, parang ako naman ang aatakihin ngayon sa puso sa pinagagagawa nyo. Ma, calm down. I just became a grandfather of a child born out of wedlock. Don't tell me to calm down. Nagpalakad-lakad ang ginang para siguro mabawasan ang nararamdamang tensyon. Bahagyang siniko ni Rica si Anthony at si Nenyas ang gumawa ng paraan para mapakalma ang ina. He just mentioned that I should just stay quiet for a while. Ang parents mo, alam ba nilang lahat ng ito? Napakislot pa si Rica nang marinig uli ang ginang. Oh, eh, hindi rin nila alam? 9 kang buntis. Hindi man lang nila inalam kung bakit hindi ka nagpapakita sa kanila. What kind of parents are they? Ma, huwag ka naman magsalita ng ganyan sa parents ni Rica. Where are your parents, young lady? Gusto ko silang makausap. Hindi ako papayag na lumaki at magkaisip ang anak nyo nang hindi kayo na ikakasal. Napaubo nang wala sa oras si Rica. Kasal? Anong kasal? Teka lang ho. At nasaan ang anak nyo? Nasa bahay nyo? Iniwan nyo mag-isa? Mayaya siya, ma. Mahigpit na niyakap ni Anthony ang ina. You look tired, ma. Ang mabuti pa umuwi ka na muna at magpahinga. Ako nang bahalang bumili sa mga dadalhin sa lamay ni Lola Feliz. After ng libing ni Lola, saka natin pag-usapan ang tungkol sa sitwasyon namin ng babe ko, okay? I'll take you to your car. Sorry I can't drive you home. Mamimili pa kasi kami ng mga kailangan ng baby namin. May driver ako. The old woman gave Rica an eyeful. What were you two thinking? Isang malakas na buntong hininga na lang ang pinakawala nito, bago walang imik na naglakad palayo. Sundan mo kaya ang nanay mo, baka bigla siyang umiyak kung saan. She's going to be fine. She's a top lady. At hindi ka talaga nag-aalala sa pinagdadaanan niya? Wala ka pa rin balak bawiin ang plano? Well, I can't just walk up to her now and tell her everything's a joke, can I? Mabubugbog ako ni Mama kahit ganito na ang edad ko. Grabe ka. That's what she is. Kaya takot kami ni Papa sa kanya. What I mean is grabe ka. Dahil kahit ganun ang naging reaksyon ng mga magulang mo sa sinabi mo, ayaw mo pa rin magtino. Paano kapag nakita ng pamilya ng baby at malaman ng parents mong totoo? Maiintindihan nila kapag ipinaliwanag ko ang mga naging dahilan ko. Teka nga, nagdadalawang isip ka na ba sa plano natin? Okay lang kung ayaw mo na. I could always look for someone else. Manigas ka, kailangan ko ang perang yon. Dahil ayoko na sa trabaho ko ngayon, no? Tinatamad ka lang magtrabaho. Mas malala ka pa pala sa akin kung ganun. Trabaho rin naman ang gagawin kong pagpapanggap na butihing ina ng anak mo ah. Hinila na ni Anthony ang grocery cart at namili na uli ng mga kailangan ng isang bata. Tapusin na lang natin ang pamimili sa gamit ng anak mo. So ayun na nga, mukhang ganito ang magiging buhay nila mula ngayon. Mag-asawang ewan na ng aangkin, pansamantala ng isang batang inabandona ng walang kwentang ina. Talk about one weird family. Huwag mo na pala akong matawag-tawag na babe at baka akong magtuloy ng pangbubugbog sayo. My name is Rica, so call me Rica. Hindi ba Maria Catarina ang pangalan mo? Hindi ba Antonio Jose ang pangalan mo? Fine, let's stick with our nicknames then. They shook hands, and she felt that warm tingling sensation again. She looked at him, and she was met with that mysterious gaze of his. Nanatili sila sa ganoong sitwasyon, na para bang nagkaroon bigla ng sariling mundo. Kung saan hindi nakakapagod ang makipagtitigan sa isa't isa. Are you going to kiss each other? Sabay silang napabaling sa nagsalita. Isang batang lalaki na mukhang nasa edad 5 ang nakatingala sa kanila.
Agad tuloy nilang binitawan ng kamay ng isa't isa. Mom and Dad always kiss each other. Yuck, we're not going to kiss. Sinulya pa ni Rica si Anthony. Tamang-tama namang napatingin din ito sa kanya. Their eyes met, and she felt her face becoming unusually hot. Is she blushing? Agad niyang itinulak palayo ang grocery cart. Nakasalubong niyang isang merchandiser ng grocery store. Kuya, sabihin mo nga sa amo niyo na pabendisyon na ng store niyo. Dami nagkalat na lamang lupa eh. Oo nga boy. Sang-ayon ni Anthony at sinabayan siya ng pagtulak ng cart. Dahilan para aksidente nitong mailapat ang kamay sa kanyang kamay. Nagkatinginan pa sila sa isa't isa. Pero walang sino man ang kumikilos para paghiwalayin ang mga kamay nila. Ang daming ang lamang lupa dito. Sabi ni Anthony na unti-unting napapangiti. Pati yata ako na engkanto na. Yuck! Sambit ng batang nunu sa punso na dumaan sa tabi nila. Natawa na lang ang merchandiser. Inalis naman ni Rick ang pagkakadaiti ng kamay nila ni Anthony. Saka malakas na pinalo ang kamay ng binata. Nakakangilong kakornihan mo, peste. Itinuro niyang laman ng cart nila. Tama na sigurong mga yan. Bayaran mo na. Bakit ako lang? Mas malaking percentage ng mama mo eh. Iniwan na niya si Anthony at nauna nang pumunta sa counter. Kailangan muna niyang lumayo rito at nang mahimasmasan ang naengkanto niyang puso. Sumasakit na ang ulo ni Rica sa pinapanood na tutorial video sa YouTube tungkol sa kung paano magpalit ng basang diapers ng baby. Siguruhin mo munang tuyo ang puwet at singit-singit ng bata bago mo suotan ng diaper. Bahagya niya nilingon si Anthony na nakaluhod sa carpeted floor at nakikipagbuno sa pagpapalit ng diaper ng bata. Kapag may nakita ka raw pula-pula, rashes daw yon. Lagyan mo ng ointment. Wala tayong nabiling ointment. I think okay rin yung baby oil. Give me the baby oil. Saan nakalagay? Tumayo si Rica at hinalungkat ang mga pinamili nila. Oh, here it is. Inabot niya yung kay Anthony na agad nagpatak ng kaunting baby oil sa daliri. Pinahid sa balat ng bata. Paano nga uli yung tamang paglalagay ng diaper? Buksan mo raw yan at ilapat sa higaan. Tapos iangat mo ang dalawang paa ng baby, saka mo isuot sa likuran yung diaper. Then close the front diaper up to his belly. Release the tape to fasten the strap. Pagpapaliwanag niya, sinunod naman ni Anthony ang instructions. Pero bago pa nito maiangat ang diaper, bigla na lang nagpaulan ng ihi ang bata. Sabay pa silang napasigaw at napaurong palayo para umiwas na mabasa. Saluhin mo, mababasa ang carpet ko. Imported pa yan from Syria. Bulalas ni Anthony. Ikaw ang sumalo. Ikaw ang nakagwantes. Sabi naman ni Rica. I can't. Ikaw na. Ayoko. Ikaw na ang nandyan kanina pa. Nagtutulakan pa sila kung sino ang gagawa nang unti-unting tumigil sa pag-ihi ang bata. The baby even made a delightful sound as he flayed his arms and legs in the air. Ayoko na. Ibinato ni Anthony sa isang tabi ang hawak na diaper. Saka hinubad ang suot na face mask at guantes. Bakit ako ang kailangan magpalit ng diaper niya? Alangan namang ako. Kaya nga kita hahatian sa mana para sa mga ganitong pagkakataon. Excuse me? 10% lang ang ibibigay mo sa akin. At ang sakop lang nun ay ang pagpapanggap na maging nanay ng bata sa harap ng ibang tao. Hindi kasama doon ang pagpapalit ng diapers at ng iba pang gawain for the baby. Iba pang bayad yun. Nanangkit ang mga mata ni Anthony. I'll give you an advance payment if you help me out with the baby's needs. Advance payment? In cash. Hold my beer. Wala kang beer. Expression lang yon. Nilapitan ni Rica ang bata at inayos ang diaper gaya ng napanood niya sa YouTube. Done. Huh. She pulled down the diaper to test it. And it slid down the baby's waist easily. Again, utos ni Anthony. Inulit naman niya yon ng 3 beses bago tuluyang kumapit sa bewang ng bata ang diaper. Salamat sa sandamakmak na scotch tape na itinapal nila para lang hindi na humalugpos ang diaper. Pawis na tumayo si Rica para ilahad kay Anthony ang palad. Agad naglapag doon ng ilang piraso ng tigi-1,000 piso ang binata. Nang marinig nilang unti-unti namang umiiyak ang bata. Sabay pa silang napaungol ng reklamo.
ano na naman ang problema mong bata ka? Sabi ni Rika. Hindi kaya inaantok na yan? Paanong inaantok? Iiyak nga ng iyak. Okay, well, what did Mr. Google say about crying babies? Binalikan ni Rika ang lahat ng nabasang article sa internet. Usually, it's either they're hungry or their diapers need a change. Napadede na natin siya at napalitan na rin ang diaper. What else? Ah, nagkakakawag pa rin ang mga kamay at paa ng bata. Tingin ko nagpapakarga siya. Kargahin mo. Hindi ako marunong magkarga ng bata. Mas lalo naman ako. Wala ka bang napanood sa YouTube tungkol sa kung paano magkarga ng bata? Wala. Yung papapalit lang ng diapers at pagtitimpla ng gatas ang mga video na pinapanood ko. Dahil yun ang mga kinakailangan natin gawin kanina. Palakas ng palakas ang iyak ng bata, kaya muling binalikan ni Rika ang laptop at naghanap ng videos kung paano ang tamang pagbubuhat ng bata. Ipinakita niya iyon kay Anthony. I can't carry a baby that small. Baka hindi ko matansya ang lakas ko at mapilayan ang bata. Ikaw na lang. Mas madaling magkontrol ng mga babae ng physical strength nila. Isa pa kayo ang may material instinct. Kaya mo yan. Material instinct? Wala ako nun. Galing lang sa YouTube ang mga powers ko. Na kaya mo ring panoorin kaya alam kong kaya mo ring magkarga ng bata. Diniinan niya ang volume key ng laptop. Masyado nga lang napalakas kaya nawala ng balanse ang isa niyang kamay na tanging nakahawak sa laptop. Maingay iyong bumagsak sa sahig. Dahilan para magulat ang bata at lalo pang lumakas ang pag-iyak. I'm sorry baby, please don't cry. Pag-aalo niya pagkaluhod sa tabi ng bata. Tawagan mo na nga ang nanay mo para humingi ng instructions kung paano hawakan ng tama ang baby. Bilis! Hey, are you ordering me around? At my house? Tiningnan ni Rika ng masama si Anthony. Tumango na lang ito. Saka tinawagan sa cellphone ng ina. Hello ma, can you come by my house today? We really need your help with the baby. You can't? Ah, okay sige. Pahingi na lang ng instruction on how to hold the baby. Well, bigla kasi kaming nilayasan ng nakuha naming yaya. Kaya hindi tuloy namin alam kung anong gagawin. Mula kasi ng mga anak si Rika, may alalay na kaming yaya. Now that the nanny's gone, we really don't know what to do. Rika, well, sorry for... Yes, ma. Thanks. Lumapit sa kanya si Anthony. Iangat mo raw ng dahan-dahan yung isang braso ng baby. Saluhin mo ang likod at batok ng isa mong kamay. Then let go of his other hand and gently wrap your pre-arm around his body. He was giving instruction with his own body movements. Kung hindi lang sana sa pagiging gahaman sa pera, baka hinangaan na niya ng husto si Anthony. Dahil sa effort nitong alagaan ng isang bata na hindi naman kadugo. Kaya lang, sanay na sanay na nga manggancho eh. Hoy, bakit nakatingin ka lang dyan? Buhatin mo ng bata. Ikaw na kaya ang gumawa. Tutal mo kang alam mo naman ang mga gagawin. I can't. Wala na ang dating conviction sa boses ni Anthony nang tingnan uli ang bata. Baka kasi masaktan ko siya, kawawa naman. Kaya mo yan. Umurong si Rika para magbigay ng mas malaking espasyo. Fighting! Hindi naman tumanggi si Anthony kahit nagdududa pa rin sa sariling kakayahan na magbuhat ng bata. Still he made it a go. And slowly. And very so gently. He picked up the tiny child who suddenly stopped crying the moment Anthony touched him. I think he likes you. Congrats, Daddy! Shut up. Hindi ko pa naaayos ang pagbubuhat ko sa kanya. Sorry. Go on. Pinanood lang ni Rika ang ginagawa ni Anthony at habang pinagmamasda ng lalaki, parang unti-unti nagbabago ang una niyang pananaw rito. Siguro nga gahaman ito sa pera. But the way he was personally taking care of the baby now, the way he gently held him in his arms, and the way he looked at the innocent child. Sigurado ka talagang hindi mo anak yan? Shh, he's sleeping now. And you were already holding him now. Nag-angat ng tingin ng lalaki at binigyan siya ng matugumpay ng ngiti. Pumalakpak siya ng mahina. Nice one, Antonio Jose. Nag-thumbs up pa siya. Teka, picturean kita para may souvenir ka sa momentous event na ito ng buhay mo.
Gandahan mo ang kuha, ha? Tuwang-tuwa si Rika habang kinukuhanan ng litrato si Anthony. Proud na proud ang mokong. At lalo rin itong naging gwapo sa kanyang paningin. He looked even more wonderful in the pictures while holding the baby, with a big smile on his face. May Facebook ba ang mama mo? Ipadala natin sa kanya mga picture mo. She would be very proud of his so. Unfortunately, walang social media account si mama. O si papa. Kaya sa'yo na lang muna ang mga picture ko. Bluetooth mo sa akin mamaya. Sure. Ah, let's call your mom. And thank her for her instructions. Pahiram ng cellphone mo. Hindi pwede. Bakit? Kaya mong dukutin ang cellphone sa bulsa ng pantalon ko? Agad na patingin si Rika sa pantalon ni Anthony. Ay, never mind. I'll just dictate her number. She tapped the numbers on her cellphone and called it afterwards. Tiningnan niya si Anthony habang hinihintay na may sumagot sa kabilang linya. Hindi pa rin niya mapigilang mapangiti sa nakikitang eksena. Anthony was slowly dancing as he gently sang a lullaby to the baby. Ano nga palang ipapangalan natin sa bata? Tanong ni Rika maya-maya. How about Rocket? Raccoon? What? Rocket Raccoon? From the movie Guardians of the Galaxy. Mukha bang raccoon ang anak natin? Natawa nang wala sa oras si Rika. Anak natin? Never mind. How about Tidus Jeremiah? TJ for short. Saang movie naman yan galing? Sa ad poster ng isang online game na nakadikit sa computer shop na nadaanan ko sa labas ng subdivision. May sumagot na sa kabilang linya. Hello po? Si Mrs. Evangelista po ba to? Ang mama ni Antonio Jose? Yes, this is his mother. Who is this? Rika po. Yung... Ang babe ko, ma. Sabi ni Anthony. Huwag kang maingay. Baka magising si TJ. Saway niya. Ah, sorry ho, ma'am. Actually, tumawag lang ho ako para magpasalamat sa ibinigay niyong instruction kanina. Nagawa na ho ni Anthony na mabuhat ng maayos yung... Ang anak namin, ma. Sagot uli ni Anthony. Tidus Jeremiah, TJ for short. Sumenyas na lang si Rika sa lalaki na huwag nang makialam sa usapan. Ayun nga ho, thank you ho sa lahat ng tulong. Walang anuman, I'm glad nakatulong ako kahit paano. Ang totoo gusto ko ring magpasalamat. Ho? This is the first time my son has chosen what to prioritize in his life. Usually iiwan lang niyang mga mas importanteng bagay na dapat gawin. Lalo na yung sa tingin niya mahihirapan lang siya. At meron namang mas madaling bagay na pwede namang gawin. But look at him now. Nasa bahay na lang siya ngayon at nag-aalaga ng bata. Imbis na nasa piling ng kung sino-sino para magsaya, maghapon at magdamag, nagbago na nga talaga siya. Ah, ganun ho ba? Rika could only give Anthony an awkward smile. Sinenya siya nitong tapusin na ang phone call. Nang mapansin sigurong naiilang na siya sa topic. Alam kong wala kayong parehong karanasan sa pag-aalaga ng bata. But that's fine. Lahat ng first-time parents dumadaan talaga sa ganyang stage. You'll get used to it. So brace yourselves. Mahaba-haba pa ang lalakbayin niyo bilang mga magulang. At may mga pagkakataon na mahihirapan kayo. Pero huwag kayong mag-alala. It will eventually get better. And it will be the most wonderful experience you'll ever have. Those were very comforting words. Even for a fake situation. Like the one she had with this old woman's son. Thank you, ho. I hope to see you soon. Sorry about the way I treated you when we met at the grocery store. Nabigla kasi talaga ako sa nalaman ko. Ah, okay lang yon. Naiintindihan ko ho kayo. Thank you. Sorry din if I couldn't give you two a visit these days. Medyo busy pa kasi ako sa pag-aasikaso sa lamay ng lola ni Anthony. Wala hong problema. Nandito lang naman ho kami lagi. Mabuting ang hindi pa napupunta sa kanila ang mama ni Anthony. May panahon pa silang mag-practice ng mga sasabihin at gagawin. Para magmukhang kapanipaniwala ang drama. Condolence nga ho pala. Thank you. Well, I see you soon, okay? Bye, Iha. Bye ho. Ilang sandali namang pinagmasdan ni Rika ang cellphone.
Somehow she found herself liking the old lady she first thought was a snob. At bilang magulang ng isang pasaway na anak gaya ni Antonio Jose, hindi niya akalaing hahanga siya ng ganito sa isang ina na gaya ni Mrs. Evangelista. Tiningnan niya si Anthony. Nakaupo na ito sa gitna ng sala at nilalaro ang bata na nakalapag sa comforter sa carpet. Mukhang walang pakialam ang lalaki kung nagkalat man sa paligid ng diapers, baby clothes, milk formula, used and unused feeding bottles, throw pillows, maliliit na unan, at ilang mga laruan. Inilibot ni Rika ang tingin sa buong sala. Halatang bachelor ang nakatira doon dahil sa furniture and display pieces. Hindi rin maitatanggi na organize ang lugar.